niya, may ups na daw siya sa Samo. Ayun, tapos si Tanix, nagsusumba. So, yun. So, nakatapos na tayo ng ating seven habits of highly effective people. So, i-recap ulit natin para matandaan nila na paulit-ulit. So, first habit, be proactive. Second habit, begin with the end in mind. Third habit, put first things first. Fourth habit, think win-win. Fifth, seek to be understand, then to be understood. Six, synergize. Seven, sharpen the saw. So yun, dun pa lang sobrang, diba? Grabe, ang dami na nating natutunan. At, bukod dun sa seven habits na yun, sobrang, blessed natin today kasi meron pa tayong plus na habit, which is the 4S habit. So, excited na ba kayo para malaman kung ano yung 4S habit? Ayan. So, ayun. Para ibigyan tayo ng parang idea kung ano yung ating pang-8 habit. Let's all welcome ulit ang ating ate. Ate Sheila Cancino. Ayan, malapit nang matapos. Grabe, 1:31. Siguro mga 1:45 tapos na tayo. So, ano nga ba yung ikawalong habit? Meron ding nilabas si Stephen Covey. Ano ata about trust yung 8 habit. Pero sa ngayon, ang ikawalong habit, tinawag namin siyang the 4S habit. So, ano yung 4S habit? Ano siya? Ito siya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. Ayun. So, promise ko na hindi na ako kakanta sa susunod. Last na yun. Yung ikawalong habit, ang tawag sa kanya ay make an impact. Okay? So, naniniwala ako na dinala tayo dito ni Lord sa mundo dahil para sa ibang tao. So, make an impact. Spelling ng impact ay I-M-P-A-C-T. So, instrumento tayo ni Lord. Kaya, yung mga tao sa paligid natin, meron tayong responsibility na matouch sila. Yung dinatouch ko si... Natouch ko yung katabi ko dito. So, yung impact, meron yun. Di ba yung tatlo? Yung first three letters, I-M-P. So, sa akin, yung I, inspiration. So, ang inspiration ko sa buhay ko ay ang family ko. Kaya ako nakapag-abroad dahil ang purpose ko nun sa buhay ay magbayad ng utang ng nanay ko. So, yun yung si nanay naging inspiration ko. Tapos yung family, hanggang sa lumaki siya, naging kasama na yung 4S, yung mga kabataan sa Barangay Capri, mga ilang kabataan sa Barangay Capri. So, inspiration. Yung M naman, ang ibig sabihin ng M, mission. So, naniniwala din ako na bawat isa sa atin ay may mission sa mundo. Meron tayong assignment. Hindi yan bigla-bigla lang malalaman natin na, oy, may assignment ka. Meron kang meron kang assignment sa algebra. Hindi ganun. So, meron tayong mission. So, for me, ang naging mission ko ay magbahagi. Magbahagi, mag-share ng time, talent, and treasure. So, finormalize ko to. Kaya nagkaroon ng 4S, Share a Secret, Spread Success. So, 4S Foundation. So, ulitin natin, ano yung I? Inspiration. Ano yung M? Mission. Okay, very good. So, yung ikatlo naman, yung P, yung passion. So, merong mga paraan kung paano, kasi diba sabi ko, ang mission ko, mag-share, sharing ng time, talent, and treasure. Tapos, nakapag-develop ako ng ways. So, ginagawa ko yung passion. So, isa doon yung public speaking, na dati mahina ako sa English, kaya lang ako sumali sa Toastmasters dahil gusto kong ma-develop yung English speaking skills ko na hindi ko
na laman na hindi lang pala ako natututong mag-English, natututo na pala ako kung paano makipag-communicate sa kaunting tao, sa maraming tao. So, wow, magiging magaling na pala akong speaker sa public speaking. Ano lang pala, segue. So, lahat ng mga speakers kanina, mga Toastmasters. Si Casey Lan, Toastmaster sa Bahrain, nanalo yan, naging International Speech Contest, Table Topics, na-jari yan. Na-jari siya. Si Alisa, ang kauna-unahang Toastmaster galing sa Forest Team. Si Ate Bok, sumali sa Chicago. O, di ba? Yung mga members ng Toastmaster sa iba't ibang bansa. At ako, member ng Bermuda, ng Hong Kong, at ngayon member ng Singapore. So, meron kaming Filipino Club. Hello, mabuhay Toastmasters Club. Di ba, may mga plugging-plugging, di ba? So, ayun, so babalik tayo sa passion public speaking. At ang isa pa ay yung writing. So, mahilig akong mag-vlog, mahilig akong mag... Vlog. Umpisa muna niya, nagsimula siya, nag-send lang ako na ng mga verse. Kasi, di ba, naalala nyo na mahiligan ko magbasa ng self-help book. Ginamit ko siya na pampatanggal ng lungkot kasi nalulungkot ako noon eh. Nagbasa ako ng The Secret, ni Rhonda Byrne, hanggang sa namalayan ko na gustong-gusto ko nang magbahagi ng mga verses, ng mga quotes. So, nagsisend ako niyan via SMS. Tapos, noon na nauso yung Facebook at saka Friendster. So, nagbablog na ako. Nagpa-Friendster ako noon. Tsaka may Blogspot. Tapos hanggang sa wala na lang siya. Dati hindi rin ako marunong magsulat. Ngayon ang bilis-bilis ko na lang magsulat. So naging passion ko na siya. Ngayon, tatanungin ko kayo. Babalik ko sa inyo, make an impact. Bigyan ko kayo ng ilang minuto na isipin nyo, ano kaya yung binigay sa akin na assignment ni Lord? Ano kaya yung mission ko? Sa mission to, sino-sino ba yung mga inspirations ko? At ano-ano yung mga paraan para magawa ako tong mission na to? So, IMP. Pinaghirapan ko yan. Ayan. Pag isipin nyo, ano kaya, sino-sino yung mga inspiration ko na kahit nahihirapan na ako sa ibang bansa, kahit nahihirapan na akong pumasok ng maaga sa araw-araw, kahit nahihirapan akong makapag-produce ng lyrics, sino-sino yung mga inspiration ko? Ano kaya yung mission na inatang sa akin ni Lord? Yun ba yung, akala natin grand, hindi. Simple lang yan minsan. Minsan, magfa-facilitate ka lang ng meeting. Mission na yon. Gagawa ka ng reunion na, ano, na movie. Yan, meron nga pala kami lalabas na reunion short film. Yan, tumatawa na yung ating creator. Tapos ano yung mga paraan? Okay. Ayan. Okay. Pag di pa kayo tapos mag-isip, after na lang nito, ituloy nyo na lang. So, nung una ako noon, di, ano pa eh, yung, di ba, yung kanina may nagsabi sa mga speakers natin na ngayon, after tayo sa mga likes. Ako bumabalik na yun eh. Bumabalik yung parang magpo-post ako, inaantay ko kung gaano karami yung likes. So, hindi maganda yun. Pero dati niyan, nung nagsisimula akong magsulat, gusto ko yung parang, uy, sana may mabasa nila. Gusto ko yung may nakaka-appreciate ng ginawa ko. Tapos hanggang sa may nabasa akong article na lagi lang siyang nagsusulat pero walang nagbabasa. Parang akala niya walang nagbabasa pero down the road, meron pala siyang natatouch. So, kung ano man yung ginagawa nyo, mahilig kagaya ni Kyle, mahilig yan, nag-gumagawa ng lyrics, nagsusulat, yung mga mahilig mag-vlog, o kung ano man. Akala nyo, walang impact? Akala nyo, ano ba to? Wala namang nakikinig sa speech ko.
Yung sa Toastmasters speech ko, ano naman, wala. Pangit naman ng vocal variety. Hindi naman ako magaling sa body language. Akala nyo lang, wala siyang impact ngayon. Pero kasama siya nung process. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa kapag feeling nyo walang pumapansin sa mga gawa nyo. O kaya kapag meron kayong isang idea, kasi sa akin nun, yung sabi ko, gusto ko magkaroon ng scholarship foundation. Parang ang sabi nila kakagod sa akin, na ano ka? Sino gagawa niyan? Sino sa supporta sa scholarship foundation mo? Parang ano yun, ibubuka ka. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa kung may mga ganun tao sa paligid nyo. Kasi maniwala kayo na kapag dinala ka ni Lord sa isang mission, kahit gaano pa kahirap yung mga pagdadaanan nyo, siya yung katulong mo para matupad yung mission na yon. Okay? Ang isa pa sa tip ay magiging successful ka kasi syempre, instrumento ka ni Lord eh. Wag na wag kang malalayo doon sa mission na yon. Kasi once na hindi mo na naalala na creator mo ang nagdala sa iyo doon, masyado mo nang sinamba yung sarili mo na wow, ang galing kong public speaker, ang galing kong life coach, ang gaganda ng mga sulat ko. Kapag pumasok na sa isip mo yon na ikaw na, unti-unti nilalaro ka na pala ni Taning na uy, tuloy mo pa yan, hanggang kinukuha ka na niya doon sa direction mo. Okay? So in summary, ang 8th habit, 4S habit, I make an impact. In closing, so inspiration, mission, passion. In closing, tong i-close natin yung 8th habit, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga nagawa ko, isa sa mga sinulat kong kanta, at in relation sa habit 6 kanina, synergy, kung ako yung nagsulat ng lyrics, pero may mga tao sa likod nun na bumuo ng kanta, nagsulat ng nota, kumanta. So, ibig sabihin, the universe, God mismo yung gagawa ng paraan para maging isang complete product yung craft na yun. Okay? Share ko yung video. Cease to earn more than peso in a distant land, far away from home. I thought it's easy, but it's the opposite. Many difficulties I even try to clean. Get the weakness, I opened up a book with the joy of sharing. The author got me hurt. Seeing all these children suffer daily from thirst and hunger, I gotta do something, I gotta make their lives better. Law of attraction, materialize your vision. What's your motivation? Where do you get your inspiration? When I write, when I speak, I may touch one soul, sharing joy and happiness has become my goal. Through writing, speaking, stories are told from one to another. Success will soon unfold. I may touch one soul, sharing joy and happiness has become my goal. Through writing, speaking, stories are told from one to another. Success will soon unfold. I still remember those days and those sleepless nights, looking and searching for the real meaning of life. What is my purpose? Where's the answer to my questions? What is the meaning of these things? What's his intentions? Then suddenly I had a trip down memory lane. Saw my mother working nonstop every day.
24/7, 365 days, I'm super sacrifices, your hard work and your pain. I read a book about the power and learned all its secrets. Said I will share my learnings and all of my knowledge. I want to spread success and together we will grow. That's the answer, that's the meaning. I will ask you, what's your goal? Verse lang, sa mga quote-quote, hanggang sa naging vlog-vlog na ako, isa-isang paragraph lang, naging dalawang paragraph, tapos maging nahaba. Ngayon, kanta. Makakabasa lang ako niya ng article, o kaya may mapapanood ako ng movie, bigla na lang ako magsusulat, kasi papakanta ko na yan, hahanap na ako ng kakanta. So ngayon, ang ulit, ang 8th habit, the 4S habit, ay make an impact. Kasi, tayo, dinala tayo ni Lord sa mundo, hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa ibang tao. Inspiration, mission, at saka passion. Salamat po sa inyong lahat.